Pero bago tayo magpatuloy ay pakilike ang ating video. Ganun din ang subscribe button, pati na rin ang bell icon para lagi tayong updated sa mga parating ko pang mga uploads. Pilit niya itong itinutulak, ngunit tila ito isang pader na hindi natitibag. Unti-unting natitibag ang kanyang depensa, lalo pa at hinawakan ni Greg ang kanyang mga pulsuhan. Gamit lang ang isang kamay at itinaas ito sa kanyang uluhan. Pinaghiwalay ni Greg ang kanyang mga hita, gamit ang sariling hita nito, at hinahaplos nito ang kamay pataas ng pataas sa dibdib niya, patungo sa kanyang dalawang bundok at napaungol siya. Tuluyo na siyang naliliyo sa kakaibang kiliti na dulot ng ginagawa nito sa kanya. Ang lahat ng inhibisyon sa kanyang katawan ay tuluyang nagapi ng kakaibang sensasyon na dulot ng halik at haplos ni Greg. Iniwan nito ang kanyang labi at sumagap ng hangin. Binitawan nito ang dalawang kamay niya, kaya napakapit siya sa leeg nito habang ninanamnam ang kakaibang kiliti at sarap na pinapadama ni Greg sa bawat haplos at halik na ginagawa nito sa kanyang katawan. Malakas siyang napaungol ng halikan siya nito sa kanyang leeg, pababa ng pababa hanggang sa puno ng kanyang dibdib. Dahil sa nakasuot siya ng off-shoulder and strapless bra at jogging pants, ay madali lang para kay Greg na hilahin pababa ang strapless, habang itinataas ng isang kamay ang pangitaas na damit. Kasabay ng paghalik nito sa kanyang mabilog na dibdib, habang dumadama, pumipisil ang isang palad nito, pababa ng pababa sa kanyang puson. Malakas siyang napaungol sa kakaibang sensasyon na pinararamdam nito sa kanya. Nakakaliyo, nakakabaliw. Isang malakas na huni ng kabayo ang nagpabalik sa kanyang ulirat. Napumulagat siya sa kanyang mga mata at napatitig siya kay Greg. At mas nanlaki pa ang mga mata niya. Nang mapagtanto ang kamay ni Greg ay nasa pribadong parte ng kanyang katawan. Ang isang kamay nito ay nasa kanyang dibdib na nakahantad, habang ang isa ay nasa maumbok niyang pagkababae, habang ang binti ay nakapulupot sa baywang ni Greg. Biglang nanginig ang kanyang buong pagkatao sa kanilang sitwasyon at hindi makapaniwala na bumigay siya. Galit ang kanyang nararamdaman, hindi lang kay Greg, kundi maging sa kanyang sarili dahil nagpaubaya siya rito. Mabilis niyang itinulak si Greg at inalis ang sarili. Inayos niya ang pagkahook ng kanyang bra at nagsuot sa damit at jogging pants at hinarap niya si Greg na nanginginig na boses. "Wala ka ba kahit katiting na respeto para sa akin, Greg?" Wika niya sa nanginginig na boses. "Kung hindi mo ako kayang respetuhin, bilang ako, respetuhin mo naman ako bilang tao." "I'm sorry." "Sorry? Yes. I feel sorry for myself. Dahil ang akala mo sa akin ay kagaya ng mga babaeng na ikama mo. Kagaya ng mga babaeng nagkakandara pa sa'yo." Kinuha niya ang kanyang maong jeans at lumabas ng kwadra. "Violet, wait. Let us talk." Hinablot ni Greg ang braso niya para pigilan siya. "Talk about what?" Baling niya dito. "Talk about how you undress me? How do I mow one? How I have almost giving myself to you? Okay, Greg, let's talk about it." Taas baba ang dibdib nito at hindi makatingin sa kanya ng diretso. "Look, Violet, I'm just carried away by my emotions. I'm very sorry for what I did earlier. Sorry. Anong gusto mong gawin ko para mawala ang sama ng loob mo? Anong gusto mong gawin ko to prove myself that I'm so sorry for what I did?" "Just leave, Greg, and don't show off in front of me ever again." Mariini ang sabi rito. "No, I can't." Mariin ding sagot nito. "If I leave, I will bring you with me. I made a mistake, yes, and I said I am so sorry." Isang malakas na sampal ang pinatama niya sa pisngi ni Greg.
kasabay ng mabilis na pag-alis niya habang hilam ang luha sa mga mata niya. Mabilis na tinanggal ang kanyang kabayo mula sa pagkakatali nito at mabilis sumampa sabay patakbo ng mabilis palayo sa lugar na iyon, papalayo kay Greg. Lula ng tumatakbong kabayo ay nakatanaw lamang si Greg sa papalayong si Violet. Hindi niya ngayon alam kung papaano papaamuhin ang dalaga na kahit sa unang beses pa lang na pagkikita ay puro bangayan na ang kanilang ginagawa sa isa't isa at dahil iyon sa kanya. Muli siyang bumalik sa kwadra at humiga sa dayami. Ipinikit ng mariin ang mga mata. Ngunit sa kanyang pagpikit, he saw Violet face again. He heard Violet's moan and his shafts harden again. Ganito kalakas ang epekto ng pagkatao ni Violet sa kanya. Parang nawawala siya sa tamang huwisyo sa tuwing naiisip si Violet. Mabilis na pinatakbo ni Violet ang kanyang kabayo. Nakalugay ang mahabang alon-alon na buhok at suot ang cowboy hat habang walang humpay ang pagtulo na masaganang luha sa kanyang mga mata. She is mad at herself for being weak in front of Greg. Muntik na niyang maibigay ang sarili dito at ang masaklap sa loob pa ng kwadra. She felt pathetic. Pagdating niya sa mansyon ay agad niyang dinala ang kanyang kabayo sa kwadra nito. Sa labas lang ng mansyon na nasa gitna ng niyugan. Pagkatapos ay agad bumalik ng mansyon at nag-doorbell. Ilang sandali lang ay pinagbuksan na siya ni Aya. Violet, magandang hapon. Anong? Hindi matapos ni Aya ang pagtatanong dahil nilampasan na niya ito at hindi inimik. Sigurado siya na sa itsura niya ngayon ay gulat na gulat ito. Marahil pulang-pula siya pati ilong at mga mata niya dahil sa sobrang pag-iyak niya. Dumiretso siya sa kanyang silid at agad dumapa sa kanyang higaan at muling humagulhol. Pagkatapos ibuhos ang lahat ng pag-iyak ay naisipan niyang pahupain ang sarili dahil kahit anong gawin niya, hindi niya maibabalik pa ang nangyari. Mabilis na naghubad at kinuha ang bath towel at pumasok sa banyo para maligo. Marahan pumikit at ninamnam ang lamig ng tubig mula sa rumaragasang tubig ng shower. Kinuha ang liquid soap at sinabunan ang sarili. Bigla siya napapikit at bigla ang pagbabalik ng eksena ng nangyari sa kanila ni Greg, kani-kanina lamang. His kisses, his warm lips, the warm touch of his hands, his natural male scent, all of that makes her body shiver. Bigla ang paglusob ng kakaibang init sa kanyang buong pagkatao. Diyos ko, usal niya sa kanyang isipan. Nagugustuhan niya ang bawat kiliti na dulot ng halik at haplos ni Greg. She felt like she wanted more, but she needs to restrain herself dahil hindi lingid sa kaalaman niya. May nobya ito, at sa huli siya lamang ang magiging talunan at masasaktan. Mabilis lumipas ang oras at hindi iyon na malayo ni Violet. Medyo dumidilim na ang paligid kasabay ng nagbabadya ng pagbuhos ng malakas na ulan. Bumaba siya ng kanyang silid at naabutan niya si Manang Alice sa sala. Violet, nakita mo ba sa Senyoreto Greg? Tanong nito sa kanya. Hindi ho, maikling sagot naman niya. Naku Manang, hindi pa ata bumabalik ng unang umuwi si Mang Kaloy. Dala ang kanyang pick-up kaninang tanghali. Akala ko nga sasabay siya kay Violet. Sabad naman ni Aya. Naku, nasaan kaya ang batang yun? Pabagsak pa naman ang malakas na ulan. Uwi ka naman ni Manang Alice. Bigla ang bundol na malakas na kaba sa kanyang dibdib. Mabilis niyang kinuha ang kanyang cowboy hat at nagsuot ng rubber boots at lumabas na mansyon. Violet, saan ka pupunta? Sigaw na tanong ni Manang Alice. Hahanapin ko po si Greg. Aya, pakikuha ako ng flashlight. Utos naman niya kay Aya na agad namang tumalima. Pagkakuha niya ng kanyang kabayo mula sa kwadra ay muli siyang dumaan sa harap ng mansyon kung saan siya hinihintay ni Aya para iabot sa kanya ang flashlight. Pagkatapos kunin ay agad niyang pinatakbo ng matulin ang kabayo pabalik ng rancho. Pagdating niya sa rancho ay unti-unti nang dumidilim. Hindi na masyadong maaninag ang kubo dahil nakapatay na ang ilaw. Ang mga ilaw lang na galing sa kwadra ng kabayo at kulungan ng mga baka ang maaaninag niya. At ang tunog ng mga kulisap sa panggabi
ang kanyang tanging naririnig, maging ang lagaslas ng tubig mula sa talon. Sinimulan niyang tawagin si Greg, ngunit tanging boses niya lang ang kanyang naririnig. Pumasok siya sa loob ng kubo ngunit walang Greg siyang nakita doon. Maging sa bagong kwadra ay wala rin ito doon. She starts to freak out and her body starts to feel shivering. Just leave Greg and don't show up in front of me ever again. Paulit-ulit na salita na bumabalik sa isipan niya. Marahas ang napasambunot sa kanyang sarili. Bakit niya sinabi iyon sa binata? Paano kung sinunod nito ang sinabi niya at umalis na ito? Ngunit nasa mansyon ang pick-up niya. Alang nga naman naglakad ito pabalik na Manila na naka-shorts at naka-sleeveless. Kahit natatakot pumunta ng talon ay pumunta pa rin siya. Kahit na alam niyang maraming mababangis na hayop sa kasukalang iyon sa ganitong oras. Dala ang flashlight ay sabay tawag sa malakas na pangalan ni Greg ay pumunta siya ng talon. Tinaluntun ang kasukalan. Nagbabakas sakali na pumunta doon ang binata. Natigilan si Violet at nanginginig sa matinding takot na nararamdaman nang makita niya ang damit ni Greg na may dugo. Greg! Muli niyang tawag kay Greg. Greg! Ngunit nanatiling walang Greg ang sumasagot. Mas lalo niyang nasambunutan ang sariling buhok habang walang humpay ang agos ng luha at ang pangbundol na matinding kaba sa kanyang dibdib. Nasaan ka na ba, Greg? Tanong niya sa kanyang sarili. Greg? Muli niyang tawag na mas dumubli ang lakas ng boses na umiiko sa paligid, ngunit nanatiling walang sagot. Hindi niya na malayo na napalayo na pala siya at napadpad sa manggahan, ngunit wala pa rin bakas doon si Greg. Bit-bit ang puting sleeveless ng binata at bumalik siya sa kubo, sabay ng pagbuhos ng matinding ulan at paggudlit ng kidlat sa kalangitan, na sinabayan ng malakas na kulog ay ang matinis na sigaw niya sa pangalan ni Greg, sabay yakap sa damit nito na may dugo. Nasaan ka na ba, Greg? Greg? Muli siyang bumalik sa rancho at pumasok sa loob ng kwadra at napaupo at sumandal sa pader. Habang yakap-yakap ang mga tuhod at ang puting damit ni Greg. Walang humpay ang pagdaloy ng masasaganang luha sa kanyang mga mata at takot sa kanyang dibdib. Ugong na mga sasakyan ang narinig ni Violet mula sa hindi kalayuan hanggang sa unti-unti itong lumalakas at nakikita niya mula sa kinaupuan ng ilaw ng mga ito. Alam niya na papunta ito sa kanyang kinaroroonan. Violet? Narinig niya ang tawag ni Manang Alice sa kanyang pangalan. Napaangat siya ng mukha at tumayo sabay takbo papalapit kay Manang Alice at yakap dito habang humahagulhol. Manang, si Greg po. Manang, hindi ko po makita si Greg. Baka po may manangyari na sa kanya. Kumalas siya kay Manang Alice sabay hawak na mahigpit sa mga kamay nito. Manang, hanapin natin siya, pakiusap po. Ano bang pinagsasabi mo, Violet? Umuwi na tayo, basang-basa ka na oh. Manang, hindi pwede. Parang awa niyo na po. Hanapin natin si Greg, Manang. Pagmamakaawa niya kay Manang Alice. Violet. A baritone voice from Manang Alice behind. Greg? Patakbo niya itong niyakap habang nanginginig mula sa sobrang takot. Napaiyak siya at mabilis na niyakap ito na mahigpit. Habang walang tigil ang paglandas na masaganang luha sa kanyang mga mata. It's okay, Violet. Pag-aalo nito sa kanya habang hinahagod ang likod niya. Saan ka bag-aling? Bakit hindi ka kaagad umuwi? Kumalas siya sa pagkakayakap dito, sabay tingin sa kabuuan ng binata. May masakit ba sa'yo? Nasaktan ka ba? Sunod-sunod na tanong niya, sabay suri sa kabuuan ni Greg. Marahan na hinaplos ni Greg ang mukha niya. I'm okay. Let's just go home. Basang-basa ka na. Saan ka ba galing ha? Alam mo bang tinakot mo ako? Akala ko may nangyari na sa'yo. Alam mo bang takot na takot ako ha? At itong sleeveless mo. Nakita ko sa kasukalan. Bakit may dugo? Nalaki naman ang mga mata ni Greg. At tila hindi ito makapaniwala. Pumunta ka sa kasukalan ng ganitong oras? Oo, hinanap kita.
Alam mo ba kung saan-saan ako nakarating ha? Sinugod ko ang ulanan dahil sa takot na baka may nangyari sa'yo. Dahil nakita ko ang dugod niyan sa damit mo. Akala ko may nangyari na sa'yo. Hinila siya ulit ni Greg sa bayakap na mahigpit sa kanya. I'm sorry. Kumalas ito sa pagkakayakap sa kanya sabay halik sa kanyang noo. I'm sorry, Violet. I'm sorry. Tinanggal nito ang kanyang leather jacket at isinuot iyon sa kanya. Manong Kaloy, kayo na po ang magdadala ng kabayo. Baling nito kay Manong Kaloy. Let's go home. Iginiya siya nito papasok ng sasakyan at pinaupo sa front seat habang nasa likuran naman si Manang Alice. Binuhay agad nito ang sasakyan at umalis sa lugar na iyon. Ikaw na bata ka. Padalos-dalos ka kaagad. Nasa mansyon lang naman si Senyorito. Wika naman ni Manang Alice. Nakakunot noon niyang tinitigan si Greg habang nagmamaneho ito at sa daan ito nakatingin. Nasa mansyon lang pala ito. Habang siya ay halos mabalo sa kakahanap dito. Sinuyod ang kasukalan sa dilim. Sinugod ang matinding ulan. Nasa sobrang pag-alala at takot na baka may nangyaring masama dito. Tapos, nasa mansyon lang pala ito. Galit ang biglang lumukob sa kanyang puso sa oras na iyon. Alam mo bang hinanap ka niya? Pumunta siya kanina kung saan-saan at kung saan-saan na rin iya nakarating sa kakahanap sa'yo. May pumunta sa tubuhan, may pumunta sa maisan. Bumuntong hininga si Manang Alice. Hay na kung bata ka. Anito sabay iling. Hindi makapaniwala si Violet sa narinig mula kay Manang Alice. Matiim niyang tinitigan si Greg habang nagmamaneho ito. Hinanap din pala siya nito. Nag-aalala din pala ito sa kanya. Ang kaninang galit na nararamdaman ay biglang napalitan ng galak. Dahil kahit papaano ay alam niyang may pagpapahalaga din ito sa kanya. Natural dahil sa iyo nakasalalay ang kumpanya at manan niya. Biglang saway ng isang bahagi ng utak niya. Ilang sandali pa ay dumating na sila sa mansyon. Mabilis ang bawat kilos ni Greg. Agad siya nitong pinagbuksan ng sasakyan at iginiya papasok sa loob ng mansyon. Aya, tawag ni Manang Alice kay Aya. Ipaghanda mo sila ng hapunan. Opo, sagot naman ni Aya. Violet, umakyat ka na sa silid mo at maligo. Bumaba ka kaagad at maghahapunan na. Naku bata ka, magkakasakit ka niyang ginagawa mo. Wika ulit ni Manang Alice. Hinubad niya ang jacket ng pinusuot ni Greg sa kanya. Thank you. Aniya sabay balik ulit ng jacket dito. Tinanggap naman iyon ni Greg sabay hawak ng kanyang palad. Nagkatitigan silang dalawa. I'm sorry for what happened earlier, Violet. Which of those? She asked and swallowed. If you are referring to night incident, it's okay. It's a misunderstanding. But if you are referring to what happened in the ranch, I don't think I can forget that easily. But I will try my best to forget about it. Abot sa pandinig niya ang marahas na pagbuntong hininga ni Greg. She was about to come up the stairs nang muli itong nilingon. You need to change to Greg. You're wet. Aniya sabay tuluyang umakyat sa kanyang silid. Mabilis na natapos ang isang linggo na sinundan pa na dalawang araw. Pakaramdam ni Greg ay wala ng pag-asa pa. Dahil pagkatapos ng nangyaring insidente sa kanila ni Violet, ay iniiwasan na siya nito. Nasa balkon siya na makita ang isang familiar na itim na sasakyan. Bahagya siya napangiti at sinundan ng tingin ang pagbubukas ni Aya ng gate. It was his friend Daniel. Mabilis siyang umalis sa balkon at bumaba na. Pagpihit niya ng pintuan at lumabas ay yun din ang paglabas ni Violet sa kanyang silid. Bahagya lang silang nagkatitigan dalawa. At sabay na nag-iwas ng tingin sa isa't isa. Halos magkasabay pa silang bumaba ng hagdanan at walang imikan. Good morning, dude. Bungad na bati ni Daniel sa kanya. Daniel! Malakas na tili naman ni Violet. Anong ginagawa mo rito? Hi, Violet. Nice seeing you again. Sabay yakap nito kay Violet. Lalo kang gumaganda. Nandito ako para ibigay sa lalaking ito ang kanyang trabaho. Turo naman ni Daniel sa kanya. Dala ko ang mga papeles na dapat niyang pirmahan.
Bahagyang ngumiti ng matami si Violet kay Daniel. Habang siya naman ay parang gustong magwala sa oras na iyon. Pakiramdam niya ay may kung anong matulis na bagay ang tinutusok ang kanyang dibdib. Ang makita si Violet habang yakap ang kaibigan at matamis ang ngiti nito. Hindi niya mapigilan ang galit sa kanyang dibdib at ang sarapan ng ngiti nito na makita si Daniel, bagay na hindi nito nagawa sa kanya. "You want coffee, tea or juice?" Sunod-sunod na tanong ni Violet kay Daniel habang hindi maalis-alis ang ngiti sa mga labi nito. "Coffee please." "Thank you." "Aya!" Pagsigaw na tawag niya kay Aya. Habang tarantang tumatakbo si Aya papunta sa kinaroroonan nila. "Bakit po senyorito?" Kinakabahan na tanong nito sa kanya. "Gawan mo ng kape si Daniel." Utos niya kay Aya na may halong pagsigaw sa boses. "Opo senyorito." Anito habang tarantang pumapasok sa kusina. Napatiimbagang naman siya. "Ano nangyayari sa'yo?" Tanong naman ni Violet sa kanya na halatang naiinis dahil sa ginawa niyang pagsigaw kay Aya. Ngunit hindi niya ito pinapansin. Sa halip ay si Daniel ang kinausap niya. "Follow me," aniya kay Daniel. "See you later, Violet," wika naman ni Daniel. "See you later, Dan." Napatda naman si Violet sa kinatatayuan na mapatingin siya sa gawin ni Greg. Matiim siya nitong tinititigan. "May pupuntahan ka, di ba? Umalis ka na." "Ano bang problema mo?" Singhal naman niya dito. Ngunit sa halip na sagutin siya nito, ay iniwan siya sa sala at umakyat kasama si Daniel. Binalingan naman siya ni Daniel ang tingin at isang makahulugang ngiti ang sumilay sa labi nito bago tuluyang umakyat kasama si Greg. Sinundan niya na lang si Aya sa kusina at tinulungan ito. Gumawa siya ng sandwich para sa dalawa at nilagay sa tray. "Violet," tawag ni Aya sa kanyang pansin. "Oh, bakit? May alitan ba kayo na Senyoreto Greg?" Napakunot noo siyang binaligan si Aya. "Bakit mo naman natanong yan?" "Panisilip niya sa silid mo. Tapos, napansin ko di mo siya iniimikan. Alam mo bang may kasalanan ka sa kanya?" Mas lalo siyang naguluhan sa sinasabi ni Aya. "Kasalanan? Anong kasalanan? Anong kasalanan ba yun, Aya?" Kinakabahan niyang tanong rito. "Hinalikan mo lang naman siya sa labi nung lasing ka. Kung hindi kami dumating ni Manang, baka ginahasa mo na siya." "Ano?" Nanlalaki ang mata niyang napatitig siya kay Aya at hindi makapaniwala sa sinabi nito. "Oo, tanungin mo si Manang kung ayaw mong maniwala sa akin. Sige na nga, ikaw na magkatid niyan. Ipagpapatuloy ko itong pagsasampay ko." Tinapik siya nito sa balikat. "Good luck, Violet." Wala na si Aya sa kanyang harap ngunit hindi pa rin maproseso ng kanyang utak ang sinabi nito. Hinalikan niya si Greg at muntik na niyang gahasain. Bakit niya gagawin yun? "Buwiset, ano ba talaga ang ginawa ko ng gabing yun? Bakit wala akong matandaan?" Mga tanong sa isip ni Violet. "Paano mo maalala di ba lasing ka nga?" Sagot ng isang bahagi ng kanyang utak. Nakaupo siya sa isang rata na upuan sa loob ng kusina. Habang kunot ang noo ay nakapikit ang mga mata niya. Habang pilit na inaalala ang nangyari ng gabing nalasing siya. Unti-unting bumabalik sa isip niya ang mga eksena ng nangyari ng gabing iyon. Particular ang eksena ng paghalik niya dito. "You kissed me without permission, and now it's payback time." Mga katagang sinabi niya bago halikan si Greg ng gabing iyon. Ramdam ni Violet ang pag-init ng kanyang mukha. Hindi niya alam kung paano haharapin si Greg pagkatapos ng mga nalaman niya. "Nakakahiya talaga, nakakahiya. Bakit ko ginawa yun?" Sinasambunutan niya ang sarili dahil sa sobrang inis niya. Hanggang sa mapadako ang tingin niya sa tray ng pagkain na may lamang dalawang tasa ng kape at sandwich. Kahit nagdadalawang isip ay binuhat niya iyon at umakyat siya sa library kung saan naroon si Greg at Daniel. "You have to hurry, dude. The board of directors is not good state right now. Nababahala ang lahat sa kinahinatnan ng kumpanya dahil sa pagkamatay ni Don Ramon. They need assurance of their investment.
Stupid of them. The company is running smoothly, and it even doubled sales in the past 5 years. Tumawa ng pagak si Greg. Let them. If they want to pull out their shares, let them be. Mariini ang sabi rito. Iyon ang mga salitang narinig niya nang akma siyang papasok sa loob ng library. Alam niyang nahihirapan ngayon si Greg sa sitwasyon nito dahil sa kanya. Kailangan siyang pakasalan nito. Kahit labag sa kalooban, alang-alang sa kumpanya na pinaghirapan ng ama at ni Don Ramon. You can't blame them. They heard the news of the distribution of assets of your late grandfather to the foundation. Wika naman ni Daniel. Malalim na napabuntong hininga naman si Greg. It will never happen, Daniel. I will never let that happen. Mariin ang bawat bigas nito sa bawat katagang sinasabi, habang napapahilot sa kanyang sentido. Tinulak niya ang pintuan gamit ng kanyang paa at pumasok sa loob ng library. Coffees? Aniya sabay lapag ng dalawang tasa at sandwich sa harap ng dalawang binata. Magkaharap ang dalawang binata na nakaupo sa magkabilang bahagi ng black leather sofa, habang nasa harap nila ang maraming papelas na nakapatong sa center table. Thank you, Violet. Wika naman ni Daniel. Ngiti lang ang itinugo niya dito, hanggang sa mapadako ang tingin niya kay Greg. She saw the frustration of his face. Awa ang nararamdaman niya para dito. And it's all her and the wedding's fault. Pakakasalan niya ito hindi para sa sarili, kundi para sa Hacienda at Velasco Company. Mula sa naisip at pagkakatitig sa mukha ni Greg, ay napadako ang tingin niya sa labi nito. Ang mapula at manipis na labi nito. The kissable lips na minsan na niyang natikman. Not just once, but twice. Daw, Violet, 3 times. You kissed him last time. When you got drunk, remember? Tukso ng isang bahagi ng kanyang utak. Bigla ay pakiramdam niya ay nagsiakyatan ang init ng katawan niya sa kanyang mukha. Mula sa alaalang iyon, marahan siyang napakurap-kurap at napailing sa naisip. Something wrong? Greg asked. No, nothing. Nothing? Your face looks red while staring into my face. Did my face remind you of something? Muling tanong nito sa kanya na may panunokso sa tinig nito. I'm not staring in your face, Greg. You're overthinking again. Okay, sagot naman ni Greg. She looks like thief who got caught. Ngunit pilit na tumatanggi kahit huling-huli na. I have to go. Just call Aya if you need anything. Aniya dito bago bumaling kay Daniel. Bye, Daniel. Have a nice day ahead. Bye, Violet. Thanks for the coffee and sandwich. Sabay taas ng tasa ng kape. It tastes good. Nakangiting wika naman ni Daniel, sabay kintat nito sa kanyang mga mata. Marahas na napabuntong hininga naman si Greg. Ano bang nangyayari sa kanya? Bakit tila gusto niyang suntukin ang kaibigan? Ang makita itong nakangiti at kumikindat kay Violet, ay siya niya hindi niya mapigilang magalit. You're being ridiculous, Greg. Saway ng isip niya. Hanggang sa makalabas ng pintuan si Violet ay pansin niya pa rin ang pagtitig ng kaibigan dito. Can you please blank, Daniel? You keep on staring at her. Hindi niya napigilan na saway sa kaibigan. Anong problema doon? You can't blame me. She's beautiful. Napailing siya sa tura ng kaibigan. Lahat na lang yata ng babae, maganda para sa'yo. Kinuha niya ang tasa ng kape at uminom. She's different, dude. At bakit parang close kayo? Nakilala ko siya doon sa lamay ng lolo mo. Nagbigay siya ng kape. Wika naman ni Daniel. Pagkatapos ay humigop ng kape at kumagat ng sandwich. Tumawag sa akin si Sandra at nagtatanong tungkol sa'yo. Hindi ka daw niya makontak. Muli siyang bumuntong hininga bago sumagot. Sabihin mo sa kanya, tatawag ako pagbalik na Maynila. Why not now, dude? You know why. I'm here, Daniel. I'm here for the marriage proposal. Tumawa na may pang-uuyam naman si Daniel. You crazy, dude. I know. Simpleng sagot naman ni Greg. At tumayo ngunit hindi inaasang tumama ang kanyang tuhod sa corner ng side table. Ouch. Shit. Pagmura niya sabay tingin sa tuhod na ngayon ay dumudugo na. Oh my, what happened to your knees, dude? Bakit may sugat yan? Daniel asked.
I fell on the ground. Anong gagawin natin? Tarantang tanong naman ni Daniel habang patuloy sa pagdaloy ang dugo nito. Can you go down and ask Aya for the first aid kit? Okay. Agad tumalima si Daniel at sa pagbalik nito ay bitbit niya ang first aid kit. Ngunit sa halip ay kasama nito si Violet. Nakasuot jeans and fitted plain shirt at may suot na rin itong rubber boots and a cowboy hat habang nakalugay ang alon-alon nitong buhok. She looks so gorgeous and stunning. Lumapit ito sa kanya at hinawi ang center table at lumhod sa kanyang harapan. Let me see. Anito sabay haplos ng daliri sa kanyang tuhod. Sa paglapat ng mga daliri ni Violet sa tuhod niya, ay agad niyang naramdaman ang kakaibang init na dulot nito sa kanyang buong sistema. Ganito katindi ang pagnanasa na mayroon ang katawan niya para sa dalaga. Daniel, can I have the first aid kit? Ani ulit ni Violet. Eto, wika naman ni Daniel sabay abot ng first aid kit. Thank you. Nilagyan ni Violet ng alcohol ang cotton at sinimulang pinahid iyon sa kanyang sugat. Ouch! Mahapdi! Reklamo naman niya. Ang weak, panunukso naman ni Violet sa kanya. Ito ba ang dahilan ng dugo sa damit mo nung nakaraan? Tanong nito sa kanya. Yeah, I fell on the ground at tumama sa bato ang tuhod ko. I removed my sleeve and used it to wipe the blood. I'm sorry. Hinging paumanhin nito sa kanya. It's not your fault. Marahan itong bumuntong hininga. Sabay ihip sa sugat niya. Ramdam na ramdam niya ang mainit na hininga nito sa tuhod. And it's making him feel the heat of desire of lust. He kept starting to harden again. Kaya pasimple niyang kinuha ang maliit na unan at tinakpan ang kanyang harapan dahil sa pag-alalang makita iyon ni Violet dahil nakasuot siya ng jersey shorts. He heard Daniel laughing hard. Sam it man, Sam it! Mura sa kanya ni Daniel habang panay ang malutong na tawa nito. Alam niya na hindi makatakas sa paningin ni Daniel ang paglaki ng kanyang pagkalalaki sa simpleng haplos at pag-ihip ni Violet sa tuhod niya. You crazy dude, you crazy! Ani ni Daniel habang walang tigil sa pagtawa nito. Shut up Daniel! Mura naman niya sa kaibigan. Tumayo naman si Violet at palipat-lipat ang tingin nito sa kanilang dalawa ni Daniel. Ano mayroon? Care to share it with me? Ani naman ni Violet. No, Violet, I'm sure you don't want to know. Sagot naman ni Daniel habang umiiling-iling ito. I have to go now, dude. Tambak ako ng trabaho dahil sa kagagawan mo. Baling nito sa kanya habang hindi mawala-wala ang ngiti sa mga labi nito. Yeah, you better go. Bago ako mawala ng pasensya sa'yo. Kinuha ang isang unan sabay bato kay Daniel. Ngunit sinalag ito at ibinato pabalik sa kanya. Hatid na kita sa labas. Uwi ka naman ni Violet kay Daniel. Naunang lumabas si Violet habang lumapit naman sa kanya si Daniel. Remember dude, that I already warned you. But you'd never listen to me. Tinapik siya nito sa kanyang balikat. Good luck. Tinapik niya ang kamay ni Daniel. You better go Daniel before I lost my temper. Okay. Sabay taas ng dalawang kamay sa ere at tablot ng unan sa kandungan naman ni Greg. Damn you, Daniel! Malutong na mura niya. And you're going crazy, dude. Malutong na halakhak ni Daniel ang lumukod sa loob ng silid na iyon bago tuluyan itong umalis.